Sa mga napagkasunduan sa Binuong Advisory Council of Experts ay ang pananatili sa paggamit ng face mask. Yan ay para hindi tumaas lalo ang kaso ng COVID-19 dahil para sa mga nasa sektor ng pagnenegosyo ay apektado ulit ang ekonomiya kapag itinaas ang alert level. May ulat si Mark Fetalco live. Angelique, dahil sa pagtaas ng kaso, umabot na sa halos 6% ang positivity rate ng COVID-19 sa Metro Manila ayon sa Okta Research. Sa monitoring report ng Okta, tumuntong na sa 5.9% ang positivity rate sa NCR, nalampas sa WHO benchmark na 5%. Bukod sa NCR, tumaas din ang positivity rate sa Batangas, Benguet, Bulacan, Cagayan, Cavite, Cebu, Iloilo, Laguna, Pampanga, Rizal at South Cotabato. Sa kabila ng mga pagtaas sa positivity rate, sinabi ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion na hindi na kailangan i-extend ang State of Public Health Emergency sa bansa. Nakasaad sa executive order na nilagdaan ni President Rodrigo Duterte na nakatakdang magtapos ang State of Public Health Emergency sa bansa sa Setyembre ngayong taon. Dagdag ni Concepcion, kailangan lang paghandaan ng gobyerno ang mga bagong protocols para sa endemic gaya ng pagsuot ng face mask. Mga ibang bansa, wala naman, marami na dyan tinanggal ang State of Public Health Emergency. No? At pati mga alert levels dito sa Europe at America, wala na rin mga alert levels. No? So I think eventually, the people have to be responsible with their health. No? Nakita natin, bumili tayo ng maraming bakuna at karamihan sa mga Filipinos ay hindi pa kinuha yung first booster at second booster. Anong mangyayari dyan sa bakuna? Mag-expire. So ilang billion pesos ang masisira dyan, mawawala. Tugnay niyan pangungunahan ni Concepcion ang pagbuo ng Advisory Council of Experts para maging united ang messaging sa pagtugon sa COVID-19. Isa sa mga napagkasunduan nila ang patuloy na paggamit ng face mask, hindi lang sa indoors, kundi sa outdoors. Sinabi rin ni Concepcion na hindi na kaya ng ekonomiya ng bansa na itaas ang alert levels. Ang mahalagaan niya sa ngayon, kahit tumataas ang infection rate, karamihan pa rin ay mild at asymptomatic. Nanawagan din si Concepcion sa Health Technology Assessment Council na pabilisin ang kanilang aksyon sa pag-aproba ng booster shot sa bansa. Una nang sinabi ni NVOC Chairperson Mirna Cabotaje na hindi muna matutuloy ang rollout ng booster para sa non-immunocompromised na 12 to 17 years old para mas makapagplano ang NVOC at LGU vaccination units. Itong mga 12 to 17 na kabataan natin na may pasokan na sa face-to-face this August, bumayag na sila sa pagbigay ng mga bakuna dito na first booster lang naman to. At ang bagal ang galaw ng H-Stack. No? Inapil rin namin para sa mga 50 years old and above. Kasi ngayon 60 years old and above. Baka pwedeng ibaba yung age na yan sa 50 years old. Kasi sa Amerika, yung CDC, aprobado na matagal na yung 12 to 17. And dito naman sa 50 years old, aprobado na. Pero yung H-Stack, ang bagal ang galaw nila at nahihirapan na rin ang DOH. Angelique, sa ngayon ay nananatili pa rin mababa ang hospitalization rate sa bansa na batay sa COVID tracker ng DOH ay nasa mahigit 17%. Angelique. Mark, may napag-usapan din ba si na Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion at si President-elect Bongbong Marcos kaugnay sa pagtugon sa COVID-19? Angelique, nagkaroon na nga ng pagkakataon na makapag-usapan no, si Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion at President-elect Bongbong Marcos at sinabi daw ni Marcos na ikinoconsider ni Marcos na bumuo ng isang organization na kagaya ng IETF o bumuo ng bago. At nilino naman, Angelique, ni Concepcion na itong Advisory Council for Experts ay binuo para lamang tutukan yung pagbibigay ng payo sa private sector. Pero bukas daw si Concepcion, Angelique, kung sakali na i-consider din ni PBBM na kumuha ng experts sa kanyang Advisory Council of Experts at isali sa bubuin na task force ni PBBM. Angelique. Yes, Mark, tungkol naman sa paggamit ng face mask, posible ba itong magbago kung maideklarang kontrolado na ang COVID-19 situation sa bansa? Angelique, ayon kay Concepcion ay nakadepende pa rin ito sa magiging situation o COVID-19 situation sa bansa.
Pero ang sinabi ni Concepcion ay hindi pa rin nga dapat magpakakampante. Ang importante sa ngayon, Angeline, nakikita niya na ang ating mga kababayan ay sanay na o kumbaga ay natuto na sa aral na natutunan natin dito sa COVID-19 pandemic na kapag tumataas ang kaso, alam na natin ang gagawin na sumunod pa rin sa minimum public health standards gaya ng pagsuot ng face mask kasama na dyan ang pagbabakuna kontra COVID-19. Angeline. Alright, maraming salamat. Mark Fetalco.